ni Vinny. Bago ko sagutin ang iyong katanungan, ano bang nararamdaman mo sa mga sandaling ito? Well, I'm not gonna lie, and I'm still a bit nervous, but I feel good and mostly excited. Well, you know what they say, if you prepare for something, there's no need to be nervous, okay? Are you ready for the question? Maaari ka nang pumili ng iyong urat. Ang iyong napili, Pinibini Jelly Wrap. Hello, Miss Manila. Congratulations on making it this far. This is your question. Family is central to Filipino culture. How do you think the strong emphasis on family values in the Philippines shapes the society and individuals? I repeat the question. Family is central to Filipino culture. How do you think the strong emphasis on family values in the Philippines shapes the society and individuals? I think the family shapes the society in a way that it helps people understand each other better, and it leaves a positive impact on the society because everybody gets along and is more loving and understands each other more. So I believe that family is truly important because it keeps peace in our society and our country. Thank you. Maraming salamat sa iyong kasagutan, baby. Ating sunod na finalist ngayong gabi, Ilocos Norte. Miss Ilocos Norte, hindi na natin patatagalin pa. Maaari mo nang piliin ang iyong murado. Ang iyong napili, Binibining Erin Antonio Noche. Kamusta ka, precious Nera? You're good? Okay. Here's my question. Category, preserving cultural heritage or pagpapanatili ng cultural heritage. In English, in what ways do you believe we should preserve and promote Filipino cultural heritage for future generations? In Tagalog, sa anong mga paraan ka naniniwala na dapat nating pangalagaan at itaguyod ang pamana ng kulturang Pilipino para sa mga susunod na henerasyon? Thank you. I think that, you know, when I joined this pageant, I was always passionate about promoting Philippines and preserving culture. It's not just some new advocacy because I joined this competition, but rather I've been advocating for this for a long time. And actually, it started when I joined Eat Bulaga's Miss Millennial, because I visited a lot of cultural heritage sites, visited a lot of cultural icons, and most memorably, I spoke with Magdalena Gamayo. She's the Abel Weaving Master and a National Living Treasure. And I spoke with her, and she talked a lot about keeping the traditions of Ilocos Norte alive in the province. So in the local town of Panili, she helps preside lessons to keep the tradition of enamel making alive. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Nating susunod na finalist ngayong gabi, Pampanga! Magandang gabi. Handa ka na ba sa iyong katanungan? Okay, you was born ready. Ang iyong napili ay si Binibining Benelin Amigo Molina. Hi. Hello, good evening. Good evening. Our category is about Bayanihang Spirit.
In English, this is the question. The Filipino concept of bayanihan involves community, unity, and helping one another. How can we promote this spirit of bayanihan in today's modern society? I will translate it in Filipino. So, ang konsepto ng Pilipino ng bayanihan ay kinapapalooban ng pagkakaisa ng komunidad at pagtulong sa isa't isa. Paano natin maisusulong ang diwa ng bayanihan sa modernong lipunan ngayon? Thank you. I firmly believe that bayanihan is one of the iconic culture and values of Filipinas. And through bayanihan, it fosters compassion and empathy. And I believe we can promote this in this time of modern generation if we were able to work hand in hand as one Filipino. Because bayanihan, it is something that defines us identity as one Filipino. And I believe if we were able to have a collaborative effort to one another, we can make sure that no Filipinos will be left behind. Thank you. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Mukhang nagustuhan ng inyong mga taga-suporta. Ang ating susunod na finalist ngayong gabi, binibining mula sa Antipolo. Magandang gabi, Miss Antipolo. Maaari mo nang piliin ang iyong hurado. Ang iyong napili, Binibining Pawi Ventura. All the best, Miss Antipolo. Okay, the category is Modern Challenges and Tradition o mga makabagong hamon at tradisyon. In English, in the face of modernization, how can Filipinos balance preserving traditional values and embracing progress? And in Filipino, sa harap ng modernisasyon, paano mababalanse ng mga Pilipino ang pagpapanatili ng mga tradisyonal na pagpapahalaga at pagyakap sa pag-udlan? Bilang isang social media influencer and public figure, naniniwala ko na modernisasyon ay may malaking ambag sa ating kultura ngayon. At kung gagamitin natin ito upang magpalaganap ng iba't ibang impormasyon tungkol sa ating mga kultura, kung gano'ng kayaman ang ating bansa, naniniwala ko na gumagawa tayo ng isang malaking hakbang. At bilang Miss Pearl of the Orient Philippines, ako ay magiging halintulad ng isang perlas na sisimbolo sa yaman ng kultura, ganda ng ating Pilipinas, at yaman ng ating Pilipinas. Thank you. Maraming salamat. Ang ating susunod na finalist ngayong gabi, Iloilo. Magandang gabi, Miss Iloilo. Handa ka na ba sa iyong katanungan? Maaari mo nang piliin ang iyong murata. Ang iyong napili, binibining Cristel Froling Bulabo. Good evening, Miss Iloilo. Good evening, ma'am. Okay, your category is influence of history on culture or influensya ng kasaysayan sa kultura. In English, the Philippines has complex history influenced by various cultures. How has this historical background shaped Filipino culture and values today? In Filipino, ang Pilipino ay may malawak na kasaysayan na naiimpluwensyahan ng iba't ibang kultura. Paano hinubog ng makasaysayan background na ito ang kultura at pagpapahalagang Pilipino ngayon? Maraming salamat sa katanungan na iyan.
culture plays has a significant in our country, which is the Philippines. At ang ating mga kultura ay isa sa sumasagisag at sumasalamin bilang mga Pilipino. At naniniwala ako na bilang isang babaeng naglumaki mula sa pamilya ng mga mangingisda, ang pagiging pangingisda ay dadalhin ko sa anumang lupalob ng mundo at gagawin ko ito sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano kaunlad ang Pilipinas, kung gaano kaganda ang mai-offer ng Pilipinas sa buong mundo. At naniniwala ako na kapag tayo'y nagkakaisa, maipapalawak natin ang mga kultura ng Pilipinas sa anumang lupalob ng mundo. Thank you. Maraming maraming salamat, Ms. Iloilo. Ating sunod na finalist na sasagot ng katanungan, Tarlac Province! Magandang gabi, Ms. Tarlac. Maaari ka na pumili ng iyong mura. Ayong nabili ay si Binibini Fel Banay-Banay. Hello, good evening, Mr. Lac. Good evening, po. So, the category of my question is role models and Filipino values, or mga huwaran at pagpapahalagang Pilipino. So, in English, my question goes, who do you consider as a modern-day role model embodying Filipino values, and why? So, in Tagalog, sino sa tingin mo ang isang modernong panahong huwaran na nagpapakilala ng mga pagpapahalagang Pilipino? At bakit? Good evening. In modern world, my role model is Miss Catriona Gray because I see her as a woman of courage, knowledge, and a woman who has a substance in life. She uses her platform for good. She possesses a strong work ethic. She strives to give her best to empower. And I believe that she's trustworthy and people speak well of her. And I believe that that is the true beauty queen and a role model should be. Thank you. Maraming maraming salamat sa iyong kasagutan. Ang ating susunod na finalist ngayong gabi, binibini mula sa Nueva Vizcaya. Ang iyong napiling orado, Ginong Benjulu Sandro. Good evening, Kenan of Nueva Vizcaya. Congratulations. I'm going to read your questions both in English and Filipino. So your category is cultural pride and diversity o pagmamalaki sa kultura at pagkakaiba-iba. In English, the Philippines is known for its rich culture, heritage, and diversity. How do you think this diversity contributes to the country's identity on a global stage? In Filipino, kilala ang Pilipinas sa mamamayang pamanang kultura at pagkakaiba-iba. Paano sa tingin mo ang pagkakaiba-ibang ito ay nakakatulong sa pagkakakilanlan ng bansa sa buong mundo? Magandang gabi sa inyong lahat. Naniniwala ako na tayong lahat na Pilipino ay may pagkakaiba-iba. Gaya na lang sa aking probinsya, merong 18 indigenous peoples na aking nire-representa ngayong gabi. And I am also proudly saying that I am advocating for linguistic diversity wherein maaari nating matutunan ng iba't ibang kultura, iba't ibang salita ng mga ninuno natin. Ipinasa nila ito sa atin. Gusto kong malaman ninyo na dapat nating itong aralin sa bawat araw nating pamumuhay. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang ating susunod na finalist ngayong gabi, La Union. Ang iyong napiling orado, Ginoong Neil Perez.
kinagabi po? The category is environmental conservation and tradition in Tagalog. Pangangalaga sa kapaligiran at tradisyon. Sa wikang best ng iyong tanong is, many Filipino traditions are close tied to nature, such as practices during harvest seasons. How can traditional beliefs and modern environmental conservation efforts work together for a sustainable future? In Tagalog, maraming tradisyon ng mga Pilipino ang nauugnay sa kalikasan, tulad ng mga gawi sa panahon ng pag-aani. Paano mo matutulungan ang mga tradisyon na paniniwala at mga makabagong pangangalaga sa kapaligiran para sa ating kinabukasan? Good evening, ladies and gentlemen. Our culture defines us, and as time passed by, it innovated. And I think that is why I have the project or the Ganwati Obra, which is the project of arts. This is a program wherein local artists, especially in the pottery making, na iniisip po ng karamihan, ang putik ay madumi. Pero sa mga pottery makers po, ito ay kayamanan. Kaya samahan niyo po ako, tulungan niyo po ako ipagmalaki ang yaman ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang ating susunod, the finalist, Malabon! Magandang gabi, Ms. Malabon. Maaari mo na piliin ang iyong murado. Muli ang iyong napili ay si Ginoong Neil Perez. Hi. The category is traditional festivities o in Tagalog, mga traditional na abistahan. Many traditional festivals like Sinulog and Payas celebrate Filipino culture. If you could invite people from around the world to experience one festival, which would it be and why? In Tagalog, maraming traditional na pagdiriwang tulad ng Sinulog at Payas na ang nagdiriwang ng kultura Pilipino. Kung maaari mong anayahan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo upang maranasan ang isang pagdiriwang o ang pagdiriwang, sorry. Alin ito at bakit? Bilang isang Malagwenyo, kung ako po ay mag-i-invite ng mga ibang tao o mga taga-ibang bansa, ang pipiliin ko pong kapistahan ay ang Tambobong Festival na nagmula sa aming lungsod, Malabon City. Dahil kung hindi niyo po alam, may 21 barangays po kami na every year nagsasama-sama at mahahalintulad o sumasalamin po ito sa pagiging bayanihan namin. At naniniwala ako na ang Tambobong Festival ay hindi lang po siya basta-basta festival, kundi ito po ay kapistahan ng pagdiriwang ng sama-sama ng buong bansa. Thank you. At ang ating huling finalist ngayong gabi, ating binibining mula sa Pangasinan. Magandang gabi, binibining. Maaari mo nang buksan ang ilento. Ang iyong napili ay si Ginoong Jocely Rojas. Hello, good evening, Ms. Pangasinan. Good evening. Okay. The category for the question is Filipino culture, cuisine, and identity. Or pagkain Pilipino at pagkakakakinalan. In English, Filipino cuisine is gaining popularity worldwide. How do you think promoting Filipino food can help promote the country's cultural identity internationally? And in Tagalog, ang lutuing Filipino ay sumisikat na sa buong mundo. Sa iyong palagay, paano makakatulong ang pagtataguyod
ng pagkain Pilipino sa pagtulong at pagkakakilanlan pagkultura ng bansa sa buong mundo. Philippines is very rich in different cuisines. In each province, we have different foods that we offer. In my home province, we have binagoongan. And from bagoong itself, we have the root of it, which is asin. And asin depicts the diverse culture of Pangasinan. Each grain of salt is different in size, but it shares the same taste, which represents unity in diversity. And through this, I can promote the cuisines here in the Philippines through digital preservation. And I'm going to say that I am a proud Filipino, and I will